This video guys, pag-uusapan natin ang iba't ibang klase ng ebidensya o kinds of evidence in court. So kung first time ka, ako nga pala ang inyong lingkod, ang inyong online criminologist, police check po kung meron man kayong katanungan regarding dito. Paalala lang po, ako po ay hindi eksperto, ako ay hindi abogado. Isa po tayong criminologist. Kung meron kang katanungan, pro crime assistant or semi-legal, ay pwede ka magkipag-ugnayan sa ating Facebook or Messenger, police siya ko, PM lamang. At ini-encourage po kayong mag-support sa ating channel, mag-joint lamang po kayo po sa ating membership. At i-PM nyo ako kung kayo ang may katanungan, kung gusto nyo makuha ang ating servisyo. So, yun na nga, maraming klase ng ebidensya, no? Lalong-lalo na sa pagkakaso. Pero hindi lahat ng ebidensya ay conclusive. So, kailangan pa ng mga supporting documents. No? Ang unang-una ditong evidence na best is ang mga documentary evidence, yung dokumento, lalong-lalo na kapag original. So, mayroong, kung ang isang tao ay inaakusahan, kailangan hindi lang sinasabi, may dokumento. At kailangan ay original. So, what is camp of original? Kung walang original, ay certified true copy. Yun po ang usapan dyan. So, ano pang number two is hearsay. O ano ba itong hearsay? Hindi naman tinatanggap yung hearsay. Ha? So, tinatanggap po yan kapag ang nagsabi ay in dying circumstances. Kapag ng in dying situation. So, real evidence. Ito yung tunay, di ba? Tapos, demonstrative evidence. O, ano ba itong demonstrative evidence? Ito yung binivisualizing, kinukunik doon sa crime. Dinidemo, visualizing. So, direct evidence. So, pag sinabing direct evidence, ito yung tinatawag na nakita mo or narinig mo ng witness. So, direct evidence ang tawag doon. So, character evidence, so ito naman yung opinion ng taong credible. So, mahalaga dito yung reputation ng isang tao. Testimonial evidence, yung ganun din yung credential ng witness. Ano ba talaga ang witness mo? Credible ba yan? So, kasi pwedeng gamitin yan sa testimonial evidence. Ito namang circumstantial evidence. So, ano naman itong circumstantial evidence? Number 8 na tayo, no? Ito yung isang bagay na pwedeng i-connect doon sa nangyari. Krimen. Ang example nito, yung fingerprint. So, pwede yung ano? Circumstantial evidence pala yun. So, oral, yung sinasabi ng witness sa court. Sa court ha, hindi sa saan man. Kung may sinasabi ka, pwede yan sabihin. Sabihin mo sa korte. So, ang tawag nun ay oral evidence. Secondary evidence, ito magkadikit ito sa primary. So, halimbawa, yung dokumento ay original, nawala. So, pwede mag-provide secondary kung talagang wala na. So, ang tawag nun secondary. Exculpatory. Oh, exculpatory, ito yung not linked to the crime scene, sa crime. Kabaliktaran naman ng inculpatory. Ito naman, direct, naglilink doon sa crime. So, magkabaliktad. So, sana tayo, digital. So, yung mga digital natin, ang alam nyo na example nito, yung CCTV is considered digital, no? Electronic cellphone. So, pwede rin yung natawag ng digital evidence yun. Corroborating evidence. Ano ba itong corroborating evidence nito? O, paano ko ba napaliwanag ito, no? So, halimbawa, may confirmation na may items. For example,
Nakita mo yung isang taong iyan doon sa convenience store. O pagkatapos, paano mo patutunayan? So, hingi ka ng video doon sa convenience store. So, iyon tinatawag na corroborating evidence. So, pasok pa rin sa digital evidence. O ito namang ano, number 16 natin, non-judicial. So, ano naman itong non-judicial evidence na to? O, sino makakahula? Ito yung ano, yung example nito, yung confession or sinasabi, nag-confess si witness or si accused pero wala sa korte, outside the court. So, pwede pala yung ang tawag pala noon ang non-judicial evidence. Diba? Traces. Trace. T-R-A-C-E. Trace. So, ito yung hindi nakikita ng mata. So, kailangan dito ng forensic expert. Science. So, for example, ano ba yung mga ebidensya na hindi nakikita ng mata? Invisible fingerprint. Meron yan. Sa mga, minsan sa salamin o kaya sa kahoy, kailangan mo na ano, chemicals para malit mo yung fingerprint, makunik mo doon sa crime. So, ang tawag noon ay trace evidence. Okay? So, inculpatory, nasabi ko na relevant. So, ito naman yung pang-items, pwedeng things na relevant doon sa ano, sa crime scene. O, ito yung testimonial. Ito rin. Nasabi na, kapatid lang to ng ano, testimonial. Kapatid lang to. Kailangan nito ang credible witness. O, ito ang mahalaga. Itong number 21, guys. So, mabigat to. Kung meron kayo nito, ay talagang prima facie. O, narinigin ba yung mga civilian dyan? Prima facie evidence. So, ano to? Ito yung physical evidence na nakikita talaga. For example, ninakaw, nagnakaw ang kaso, asaan yung items? Ayun, prima facie evidence yun. Ano pa? Dead body, homicide, asaan yung patay? Ayun, may picture. So, na-obtusi pa. So, prima facie evidence yun. Right? Nako, lubat na yung aking ano. Number 22 is eyewitness testimony. Alam naman yung eyewitness testimony, no? Hindi na kailangan paliwanagin. Ito, confession. Confession, admitted. Ina-admit na ng akusado na siya ang nagkasala. So, admission ang tawag ng confession or admission. Pareho lang yon. Okay, so lubat na yung aking ano? So yan lang po ang mga klase ng ebidensya. So alalahanin niyo po kung ano mang pagkakamali dyan na nabanggit ko ay hindi ko sinasadya kasi nga hindi tayo eksperto. Kung kayo ay may katanungan at kailangan yung aking serbisyo, ako po ang inyong online criminologist, mag-PM lamang po sa ating messenger, Polisya ko, at tumawag kayo online from 8 a.m. to 11 a.m. Maraming salamat. Thank you for watching.